Hi guys, welcome back again to my channel. As I promise na ang susunod kong vlog ay i-share ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko pag-apply ko dito as a caregiver. Ako guys, napaka super blessed ko kasi wala pa sa 1/4 ng nagastos ng mga kaibigan ko na unang nag-apply dito as a caregiver. Kasi ako talaga, 2017 pa lang gusto ko na mag-apply as a caregiver dito. Kaso lang, ang mahal, ang daming requirements, ang daming hinahanap ng agency. Kasi may kaibigan ako dito, shoutout kay Ai. Meron siyang YouTube channel din. Mag-subscribe kayo sa kanya. Siya yung tanungan ko dati. Ay, ano ba yung requirements na yan? Ipapasa na naman niya. Ay, anong agency ba yung a-applyan ko? Ganon, ang daming... Tapos, dahil sa half million na gasto, sabi ko, ay, hindi ko kakayanin. Wala akong ganun pera. Kaya ang ginawa ko, OFW kasi ako dati. Galing kaming Taiwan. So, naghanap ako ng work na lang. Hindi ko na lang inano yung pag-a-apply ko ng Israel kasi nga mahal. Ang hinanap ko talaga ay yung peso. Kasi yung peso, bibigay sila ng recommendation para makapag-apply ka sa mga pabrika sa Pilipinas. E break time nila, so lumabas ako. Kaya ko nakita yung PMCC, yung training center ko guys. Kaya siguro plan talaga ni Lord, sabi nga niya sa Jeremiah 29 verse 11 na I have a plan for you. Kasi ako wala talaga akong plan na mag-aral na ng caregiver. Pero sino pa ba naman mag-aayaw dun sa opportunity na ibibigay sa'yo na mag-aaral ka ng caregiving na free. Kaya yon, kaya konti lang kung lagay yung nag-assist ko kasi yung pag-aaral ko ng caregiving, free siya. Mga requirements ko, may mga ano na kasi ako, may passport na ako kasi ex-abroad na ako, may mga requirements na ako, may mga ID na ako. Kaya ang ipapayo ko lang sa inyo guys, kung gusto nyo mag-apply papuntang ibang bansa, kahit hindi sa Israel, habang nagtitraining kayo, makunti-unti kayong kumuha ng requirements gagaya ng passport, ng UNID, ng birth certificate. Pero yung hindi ay huwag muna, pagka malapit na kayong matapos ng caregiver, nagsaakay kumuha kasi may expiration din yung NBI. Ang talagang gastos lang talaga, pagpunta dito sa Israel, ang nagastos ko lang talaga guys, wala pang 50,000. Kasi, wala po, pag sa PUE guys, wala po sa placement fee, hindi kagaya sa agency. Ang binayaran ko lang, yung ticket ko, yung airlines. Pero depende yan guys kung anong airlines kayo. May mahal, may mura. Ang nabayaran namin is 29,500. Tapos, yung POA processing fee, mga 4,000 mahigit yun, 4,044. Kasama na din yung pag-ibig, membership ng pag-ibig ng OWA, ganon, kasama na yun sa bayad na yun. Tapos, yung medical ko, 2,000 mahigit, 2,500, ganon. Kaso, yung medical ko, nag-doble ako. Nagbayad ulit ako ng panibago kasi ang medical may expiration siya hanggang 3 months. Kaso yung lumagpas kasi ako ng 3 months bago dumating yung visa ko kaya nag-medical ulit ako. Yung NBI ko rin, nag-ano rin siya, na-expire din siya kaya kumuha ulit ako ng NBI. Kaya yun yung advice ko sa NBS na huwag kayong kukuha agad-agad ng NBI kasi na-expire siya. Yan lang guys ang nagastos ko. Yung mga, nasa Maynila kasi ako kaya yung pamasahe, papuntang POEA kasi pagka okay na lahat yun, may mga orientation, papasa kayo ng mga requirements nyo, pagkuhan ng mga requirements, ganun. Kaya, konti lang nagastos ko. Tapos, pocket money ko na 10,000. Yun lang yung nagastos ko guys. Kaya super blessed ako kay God. Thank you kay Lord. Kasi hindi nga ako hinayaan mag-apply noon na magkanda utang-utang ka para lang makarating dito. Dito, oo ako, nakautang din naman ako para
para makarating din dito sa mga ibang gastusin, but all glory to God kasi konti lang, konti lang. Mababayaran ko na siya ng ilang buwan lang. Hindi kagaya sa mga kasama ko na talagang ilang years nilang binayaran yung pinang placement nila. Kaya sa mga gusto mag-apply dito, i-grab nyo na yung opportunity na open yung G2G. Kasi napaka-bless nyo po pag naswertehan kayo na napili kayo na makarating dito. Napaka-bless nyo po pag nakarating kayo dito. Alalahanin nyo si Moises, tagasunod na ni God, hindi siya nakarating dito. Kaya sa mga nandito sa Israel, blessed po tayong lahat na nandito tayo. Enjoy natin kung may pagkakataon tayo mag-travel o ilibutin ang Israel bago tayo umuwi ng Pilipinas. Gawin natin kasi binigyan na tayo ng pagkakataon ni God na makarating dito. Kaya sa gusto mag-apply sa Israel, i-grab nyo na po ang opportunity na to. Maganda po rito, maganda po ang sahuran, mababait po ang mga tao, yun lang po, kailangan talaga ng mahabang pasensya kasi karamihan talaga sa mga aalagaan nyo rito ay may dementia, may Alzheimer, kaya need ng mahabang pasensya. Kaya guys, thank you ulit sa panood nyo sa YouTube channel ko. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na po sa mga nag-subscribe. Thank you lahat. Thank you po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang po. Thank you and God bless.